Hi guys, welcome to my Shigoto vlog. January 2, 2023. Unang araw ng trabaho ngayong taon. Siyempre, dapat simulan natin ang araw na mabango tayo at hindi tayo dragon pag nakikipag-usap. So ito lang yung daily routine ko bago pumasok sa trabaho. Ang maligo at mag-toothbrush. Then bihis na, tapos labas na ng bahay. Lumabas ako na 6 o'clock. So ayun, kailangan pala namin pumunta ng kaisya ng 6:30 ngayon kasi bibigay daw ng otoshidama yung statue namin. So napupunta muna kami doon. So hindi ako makakadiretso sa park ko ngayon. Munta na ako sa parking at kinuha ko na si Spidey. Hindi pala 5 minutes, 6 minutes pala yung papunta dito sa parking. Kasama ko pala ngayon yung isang kapatid, si Kelvin. Dinaanan ko na siya sa tapat ng bahay. Iba talaga pag winter. 6:10 na pero napakadilim pa rin sa kalsada. Grabe, napakaganda talaga ng view ng pier sa Yokohama. Umabot naman tayo on time. Tapos, ayan na yung mga katrabaho ko. Nandiyan na, no? Ang system pala ni Satyo sa pagbibigay ng otoshidama ay parang raffle system. Magbibigay siya ng 5 sobre, yung 4 naglalaman ng 2,000 yen, yung isa naglalaman ng 20,000 yen. So kung sino makakabunot, eh swerte siya ngayong araw kasi grabe, yomang yung sasahuri niya maigit. Dahil plus 11,000 kami ngayong araw, so makakasahod siya ng 46,000 yen. Grabe, napakapalad ng makakakuha nun. Yun na nga, napunta kay baby boy yung 20,000 yen. Kaya tara na, pasok na tayo sa trabaho. Siyempre, bago tayo dumiretso sa barko, dumaan tayo ng convenience store para makabili tayo ng mga inumin at breakfast natin. Makakainin yung araw. Ayan, egg sandwich, saging, kape, tubig. Pwede na yan. Let's go! Kaya ayan, punta namin sa pier, sa D4. So pagdating ko dun, wala pa yung barko. Kaya toilet muna tayo. Check kung mukha pa tayong tao. Uy, ayos lang. Ito na pala yung plano ng gagawin namin today. 300 plus. So, ang alam ko, ang kaya lang gawin sa isang araw, 200 hanggang 250. So, sigurado hindi ito matatapos ngayong araw. So, yan. Bihis na tayo. Para pagdating ng barko, ready na tayo magtrabaho agad. So, dahil medyo malamig pa rin ngayon, kailangan pa rin natin mag windbreaker. Grabe kasi yung panahon, ang lamig. Parang yung ex ko. So, container pala yung gagawin natin barko ngayon, guys. Nung nakaraan kasi, truck. So, ngayon, container naman. Papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa yung container. So, makikita nyo, nagsuot din ako ng reflector vest. Kasi kailangan dito sa container. Kasi para kahit anong mangyari, makikita ka nung nagpapaandar ng container crane. Kasi nasa taas siya eh. So, hindi kanya mababagsakan ng, or mabababaan ng container. Ito pala yung mga kasama ko sa work today. Yan, si Boss Nick. Sikat na sikat sa Yokohama yan. Ipagtanong nyo na sa Yokohama kung bakit. Ito naman, si Kenji. Tapos, si Maki. Puro pala baby boy yung kasama ko ngayon. Grabe, puro sikat sa Yokohama yung kasama ko sa trabaho ah. At ayun na, dumadating na pala yung barko namin na gagawin ngayon. Grabe, ang laki. Parang pag-akit pa lang sa barko, nakakapagod na. At dahil nakaready na kami, pagka-parking na pagka-parking ng barko, akyata na, it's showtime! Grabe naman yung taas ng hagdan, nirarayuman na yata ako. Di pa nga nagsisimula yung trabaho, ang sakit na ng paa. So makikita nyo, pagkakit ko, nagtanggal agad ako ng lashing ng barko. So ang lashing ng container pala, turnbuckle, tsaka short bar. Tapos, luluwagan mo siya, tapos deros ka siya, pipihitin mo hanggang sa matanggal, tapos tatanggalin mo yung bar. Para, yun kasi yung pumipigil sa container para hindi gumalaw. Tapos, kailangan din i-unlock yung cone sa pagitan ng dalawang container para makakuha siya ng crane galing sa taas. Tapos pag masyado ng mataas yung cone, kailangan na natin siyang gamitin ng panangkit. So yan, galing magsungkit ni Boss Nick. Good, very good, plus 10. Siyempre yung base cone din, kailangan natin i-unlock. Di kasi makakuha ng crane yung mga cone pagka hindi naka-unlock yung mga yan.
Dahil tapos na kami dun sa unang deck, lipat na kami ng sunod na deck. Uy, naabutan ko na si Kelvin. So, ganun pa rin yung gagawin. Lulugan muna yung turnbuckle, tapos pipihitin, tapos tatanggalin yung short bar. Since 20 feet to, baka may lashing to sa gitna. Pero minsan, hindi na rin nila nilalashing to sa gitna eh. So, kailangan namin itong silipin. Kaya ayun, umakit si Kelvin para masilip niya kung may lashing ba sa gitna. And pag silip niya, wala daw. So, lipat na kami, susunod pandek. Tapos dito, may nasalubong akong pogi. Grabe, nag-slow mo bigla yung mundo. Tapos nasalubong ko din si Boss Nick. Nagubad na ng jacket, mukhang naiinitan na talaga. Dito, yung kabilang deck na 20 feet may lashing sa gitna. So kailangan namin pasukin itong maliit na butas na to para mabaras namin yung nasa gitna. Buti na lang, sexy tayo. Pagpasok ko, nagulat ako kasi andun na si Kelvin. Sa taas pala siya dumaan kasi hindi siya kasha dun sa butas. Dahil puro unloading nga yung gagawin namin ngayon, so kailangan lang namin itong barasin tapos i-unlock yung mga cone. Tapos nung palabas na ako, nakita ko si Boss Nick papasok. Sinabihan ko na lang siya, huwag ka nang tumuloy kasi tapos na yung trabaho sa loob. Tapos paglabas ko, nagpahinga muna ako ng mga 2 minutes tapos uminom ng kape. Pasok ko sa kabilang gitna, nandun yung dalawang baby boy na unahan na pala kami. So pinanood ko na lang sila kung paano sila magtrabaho. Grabe, panay ang flex nitong dalawang to. Dahil tapos na yung trabaho namin sa taas, nauna nang bumaba si Kelvin at Maki para tumulong magtanggal ng cone. Tapos dito bumaba na din ako kasi twin na yung gagawin eh. 8 cone na yung tatanggalin. Siyempre kailangan mas maraming tao. Buti na lang maganda yung panahon ngayon. Mas mahirap kasi to pag umuulan eh. Malamig na tapos mababasa ka pa ng tubig. Grabe, maninigas talaga yung kamay mo pag ganun. Dahil wala na kaming gagawin, pabalik muna kami dun sa service. Ang ganda talaga ng pier, no? Pag tinignan mo, parang Disneyland yung itsura eh. At dito, nagpapahinga muna kami sa service. Grabe no, parang pagod na pagod talaga yung mga kasama ko. Puro mga nakahiga na eh. Dito nagpapalit na ako ng chinelas kasi nga malapit na mag-lunch para mapahinga naman yung paa ko. Tapos susunduin na natin si Kenji dahil lunch time na. Let's go! Tapos nung papunta na kami ng convenience store, nakakita kami ng magandang kotse. Grabe, ang ganda ng kotse na yun. Sana all, orange. Dahil hindi pa rin ako ganun kagutom, ito lang kinain ko ng lunch. 2 apple, tapos 1 onigiri. Tapos dito lang kami sa service kumain. Hindi muna kami bumalik dun sa pier. Dahil tapos na ang lunch time, back to work na ang lolo mo. At dahil may nakita ako mga Pilipinong simang kanina umaga, binilan ko sila ng kape. Man, Happy New Year! Kape! Kopi! Kopi! Kape! Kabayan ka ba? Kabayan? Pinoy! 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 Happy New Year! Kabayan! Happy New Year! Kape! 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 Sigaw muna! Grabe, isang kabayan, ini-English pa ako. Uubusin pa yata yung bangkong English. I'm not graduation. Don't English me. Your English is too deep.
Dito kailangan ko maglagay ng mga gamit na panlashing sa gitna. 40 feet kasi yung nakalagay dito, isang buo. So magiging 20 feet siya. Magkakaroon siya ng lashing sa gitna. So kailangan ko lagyan ng panlashing sa gitna. Although hindi naman kami yung maglalashing bukas dito, eh para wala na rin silang reklamo kasi may gamit na. Dito nasira pa yung gantry or container crane namin. Ayaw bumitaw ng container crane dun sa container. Ayan, pinagsusundot na pinagsusundot para kumalas. Tapos may nakabara lang pala, kaya kailangan nila matanggal yung nakabara. Buti na ayos din. Kunti na ako madedelay ng gusto yung trabaho namin. Late din kami makaka-uwi pag ganun yung nagkataon. Yun, konti na lang, matatapos na. At dahil tapos na yung unloading, uuwian na. Ayan, binaba na namin yung mga gamit namin panungkit tsaka pangtanggal ng lashing. Dito bumati lang kami ng Otsukar Sama Des. Kasi ganun talaga dito sa Japan. Kaya tatapos ng trabaho, kailangan mo bumati ng Otsukar Sama Des. Kumbaga, respeto yun sa mga katrabaho mo. Nice working with you yata yun sa English. Tapos hugas muna tayo ng kamay para hindi tayo amoy grasa. Ang baho kasi ng grasa eh. Time check, 3:48. Uwian na! Let's go! Time check, 4:15. Nandito na ako sa parking. Ang bilis lang talaga ng biyahe ko pa uwi sa amin. At dahil nandito na ako, hanggang dito na lang. Bye-bye!